si Daniel Sun. Siya po idol ay isang Chinese national. Okay. And nirereklamo niya ang kanyang asawa at biyenan dahil po sa pangingielam. And idol, kinasal po sila sa China. And meron po silang anak na 2 and 1. Sir, I just need help. I just want bring my daughter go back to my country. After we come here, I buy a house for my wife. And then now, they don't want like me bring my kids go back to my country now. Kahit sa kanya na yung bahay, hindi marunong mag-alaga yan, sir. Sa kanya na yung bahay, kahit ipesa pa po namin kayo. Idol, inere po ito noong June 23 at may YouTube title po ito na Pinay ginawang donya ng Chinese na mister pagdating ng Pinas, Chinese in a Chapuera. Marami na awa sa Chinese eh, na gusto niyang makuha yung kanyang anak. Dalawa kasi yun eh, yung isa lang daw kunin niya, dali niya sa pabalik sa China, maiyak-iyak pa siya. Maraming naawa sa kanya. Pati ako, I'll be honest, naawa ako sa kanya. And sabi nga niya, sa China may mga picture na talagang ginawa raw doon niya yung Pinay niyang asawa. Tamad daw doon yung Pinay. At yung bahay raw dito, binili niya, wala siya pakialam sa ari-arian, makauwi lang siya. At yung kanyang gustong kunin anak ay pinanganak sa China, Chinese citizen. Now, hold your horses. Hindi pa tapos ang laban. Si Congresswoman Ninia Taduran nandun ngayon sa Bicol para imbestigahan tong kaso. Ano bang nararamdaman mo? Ang daming umano sa isip ko pa eh. Hindi ako makapag-focus talaga. Sa ulo lagi raw po yan pinapatamaan. Tatay, si Rachel ba, hindi siya ganyan dati? Kasi ngayon napapansin ko habang kausap ko siya, wala siya sa parang sa sarili niya, wala siya sa focus. Dati po ma'am, napakabait yan ma'am, ano yan, taong simbahan po yan ma'am, kaya ganyan po yan ma'am, pinag-aral ko ng maayos yan, nakapagtapos yan, iwan ko lang buwayo siya ganun ma'am, na naapektuhan siya sa ganitong sitwasyon dyan sa asawa niya na yan. Nakita pala nung biyanan ko sa Bicol, pinahinampas daw yan sa ulo, dahil daw sa inuutosan daw nito na pakipatay mo anya luyang yung ilaw, hinampas daw ng malakas ng ano, malakas sa ulo ng ano, ayaw din yung biyanan ko, hindi rin sa akin nagsumbong. Kumbaga, nagburakay lang siya, nabuntis siya, so ang gusto ni Daniel, magsama sila doon. Pinayagan niyo po ba siya na pumunta doon nung nalaman niyo nabuntis na siya? Anong nagsabi po ito na ano, nabuntis siya, pinayagan ko na po ma'am kasi kaysa mag-anak siya ng walang kikilalanin na ama. Sabi, bilang ama po, hindi po ba kayo nagalit? Nagalit ako sa kanya kasi sabi ko, Rachel, napaka ano ko, tiwala ako sa iyo. Kaya yung sinasabi ni Daniel na ginawa niyang prinsesa yung anak ko, wala pong katotohanan ma'am. Umpisa po nung napangasawa ni Daniel yan ma'am. Hindi man lang naibili ng damit, tapos sinasabi niyang ginawang prinsesa yung anak ko. Parang naapektuhan na yung pag-iisip nitong anak ko sa ginagawa nito ni ano, ni Luyang eh. Dahil sa pananakit po ma'am, dito po ma'am sa bahay nila dyan, pinasok na nga daw ng kapitbahay yan kasi nakala daw baka daw mapatay na nung ni Daniel. Pero hindi rin sa amin nagsumbong yun. Gusto daw niya talaga nung buong pamilya. Nung dumating po sila dito, ano ho ang business nila? Kumbaga ano yung pangkabuhayan nila bilang pamilya? Una, wala munang business. Tapos nakaisip siyang mag-tour guide sa mga kaparehas niya, mga Chinese. Pero illegal po ma'am, wala pong permit siyang nagano dito. Kaya parang ginamit lang niya yung anak ko na makapaghanap buhay sa rito sa Pilipinas. Pag nakakuha dito ma'am ng pera, pasok sa account niya. Di po yan ma'am pinapahawak ng pera. Hanggang ngayon, di yan nakakabili ng damit. Yung di namin, ang anak niyan, kami na lang na yung asawa ko bumibili ng damit. Pati yan, binibilan lang namin ng damit. Saan niya po dinadala yung kinikita ng business niya? Ang business niya po talaga ma'am. Ang plano niya mag-ipon dito sa Pilipinas, ipadala sa China, tapos uuwi na daw sila sa China. Kumbaga gusto po ni Daniel talagang doon sila mamuhay sa China. Opo, yun ang gusto ni Daniel, doon sila daw mamuhay, mag-ano lang dito, magnegosyo na ganun. Ayo po tayo, kumbaga ano po ba yung negosyo niyo dito? So, dati kong nag-abroad, naging buy and sell po ako, kung ano-anong binibili ko, bibiliin ko, bibinta ko, ganun. Nakabili na po ako ng bahay, nakabili po rin ako ng apartment, mayroon din po ako mga paupahan dyan. Kaya huwag sabihin ni Daniel na nakinabang ako sa kanya, kahit piso na ako nakikinabang sa kanya, mas may pira siguro kaysa kanya. Kung si Rachel po ay magiging maayos po sila ni Daniel, okay lang po sa inyo? Kung okay lang po sa anak ko, mamula kung ano, kasi ayaw niya na rin po ng ano, ginakatakot niya na magkaiwala yung magkapatid.
kapatid mo. Pwede silang magsama ulit, pero sa Pilipinas na lang sila titira. May sarili naman silang bahay, diyan sila tumira. Ayoko na ayoko po, ma'am, sa China kasi mapapatay niya talaga itong anak ko doon. Dito nga sa Pilipinas, sinasaktan niya po. Yung pa kaya kung nandoon na sa kanila, yun ang kinakaanuhan ko sa kanila, ma'am, sa kanya, ma'am. Yung mga pananakit dito tayo, may mga blatter ba yan sa barangay? Sa totoo lang, ang pananakit, ma'am, dito na iba. Walang blatter kasi ayaw niya pong ipaalam. Yung nandoon sa nga po nangyari sa Bicol na sinaktan siya nung June, kung wala, hindi pa po nakita nung parang luluhin na kapatid nung biyanang ko, kaya nalaman na sinasaktan na pala siya. Pero ang lakas pa daw ng dalawang hampas sa ulo niyan. Pagkamali naman nung ano doon, nung mga opisyal doon, nagpa-blatter na yung anak ko dapat, sinamahan na nilang magpa-medical. Ito namang anak ba, sinasabihan ko bakit hindi nagpa-medical, sabi niya, hindi na raw siya nagpa-medical kasi hindi raw niya akalain tong sa ganito nga niyan, ganyan, hindi naman daw niya akalain na magkakadimandahan, wala naman raw siyang balak magdimanda. Gusto niya buong pamilya, kaya yun ang ano ko dito sa anak ko na to. Lahat ng ano, isinisikrito, ma'am, dalawa talagang isinasabi sa amin, wala. Nung iniwan sa mall yan, ma'am, tinapay lang ang pinagmulan. Sabi daw ng anak ko, kasi bagong panganak, loyang bilian niya ako ng ano, tinapay para may meriendahin ko sa gabi, sa gabi. Galit na galit daw, bakit daw bibili pa ng tinapay? Puro daw gastos. Iniwanan siya sa mall, biro mo, ma'am, ang anak ko, walang kakilala doon sa China. Binalikan bra po yun, alas 12 na ng gabi. Biro mo, iniwanan ng araw. Taranta na yung anak ko doon, kasi siguro yung, ang pinagano kaya siguro itong anak ko, parang naapektuhan na yung pag-iisip ng anak ko. Ngayon ko lang nalaman na sa anak ko, yung nagsumbong na, binuhosan na naman daw siya ng ano, milk tea. Ayaw na ayaw daw ni Luyang bibigyan na pambili ng gatas. Yung bata daw, turuan ng kumain ng adult food daw. Na di na daw, di raw maggatas-gatas, wala raw sa ano nilang magpagatas. Ilan po ay ilang taon po siya? 6 months po. Gusto is pakainin na ng pagkain. Yan. Binigyan nung biyan na nung anak ko, yung nanay ni Daniel, binagyan ng pambiling gatas, nagpasama sa pinsan niyang babae, pumunta sa ano, bilihan. Nung nalaman na bumili ng gatas, pagbalik, di sinundo ni Daniel, alam na nalaman na pumunta doon, bibili ng gatas, sinundo ni Daniel, pagbalik na sa sasakyan, galit na galit siya. Pero mo nagpapadidi yung anak ko, ibinuhos daw sa mukha niya yung ano, sa sobrang galit, tapos inahambaan pa siya na kung paano anong amba yung gagawin sa kanya. Magpapabinyag sila, ano kasi para sabi ko, Rachel, para makatipid na lang kayo, papabinyag kayo, sabay mo na yung birthday ni Heidi, yung panganay. Nag-schedule na lahat. Sobrang nagalit niya naman yan, si Daniel, nagalit na galit, bakit daw gagastos ng ganun? Ang ginawa, ma'am, linayasan po, ma'am, kahit isang kusing wala pong iniwan, mamatay na ako kung nagsisinungaling ako. Ang ginawa ko, ma'am, ako gumastos lahat ng ano nun, ako nagkargo lahat ng gastos nung binyag sa kanong birthday. Ibig sabihin tayo, magbe-birthday yung bata, kumbaga syempre, Pilipino, kumbaga ano na yan eh, kagawian na yan ng mga Pilipino na... Talagang medyo talagang maganda yung celebration. Pag first birthday, binyag, may mga ninong-ninang na yan. So ang nangyari po ay umalis po si Daniel. Intalis, linayasan po yan, ma'am. 3 days figuro bago magpabinyag, umalis na. Wala man lang, ni nag-iwan man, ma'am, kahit peso. Saan po siya nagpunta? Sa China. Hindi daw siya magbibigay. Lumayas po yan, ma'am, kaya nahihiya rin po yung anak ko. Nung, siyempre, binyagan na, hanapin yung tatay. Wala po yung tatay. Kung nagkasakit doon yung, ano, yung anak niya, hindi talaga mabinigyan ng pambiling gamot. Ang lagnat daw, 3 days lang naman yan. Wag na daw yung intindihin, sipon lang daw yan, 3 days lang daw yan. Sumakit ang tiyan ng anak niya rito. Galit na kasi sobrang ano na nung bata, panay na ang iyak, ayaw pang dalhin sa ospital. Sinabihan ko, driver, kukunin mo yung sasakyan, idali na lang natin, ako na mag-ano, ako nagdala ng anak ko, ma'am. Yung bahay po na sinasabi, sino na po ang nakatera doon? Pinapapahan po yan nila, ma'am. Ang upa niya napupunta sa kanya lahat, inuhulog yan sa account niya, kung nung nasa Bicol kami. Sino pong naguhulog? Yung nag-uupa, niminsan di pinapahawak ang anak ko ng pira niyan, ma'am. Iniwanan niya yan, ma'am, na parang ano, parang basahan. Wala yung kapira-pirang iniwanan niya, ako ang nagsusuporta sa anak ko sa ngayon. Pati mga apo ko na yan. Tapos kukunin niya, pag may lakas siya ng loob na kukunin doon, paano mag-aalagaan yung bata? Na siya tamad naman siyang mag-ano. Sabi ko, ma'am, di talaga marunong mag-alaga yan. So dito, tatay, naging kasama niyo po dito sa bahay, si Daniel? Opo, ma'am. Nung pagdating nila, naging kasama po namin sila dito, ma'am. Parang siya ang buhay, ano dito, siya ang masarap ang buhay niya rito. Di siya nagbibigay, ma'am, ni minsan di ko siya iningian na pambili, mamatay na rin ako kung nagsisinungaling ako. Di minsan hindi yan nagbigay na ito, pambili niyo ng ulam, hindi. Sagot ko lahat, kaya nung, kasi di po kumakain ng baboy, imbis na ano, bibili pa ako ng baka. Pag kumain, laging may beer, pupunta lang sa ano ko, sa rip, ay laging puno ng beer yan. Laging nagbibir yan, di man lang yan magbayad, kahit tapos kuka ng sigarilyo, naninigarilyo, di nagbabayad, ma'am, dahil ako naman, pinababayaan ko lang, dahil pamilya ko na rin. Pero sa ganun na sinasabihan niya ako na
binibigyan niya ako ng ganyan. Ganun na lang tayo, samahan namin si Rachel para magkausap sila bilang mag-asawa. Kung ano po yung magiging desisyon nila, pero kami po sa part namin, syempre ipapatupad po namin yung batas na may karapatan itong si Sir Daniel dun nga po sa kanyang anak. Kawawa naman yung bata pag namadala sa China. So mas maganda magkausap sila. And kung mas maganda yung maging kinahinatnan. Hindi naman po ako magkukontra dahil para sa anak ko, suporta ko lang po yan. Ma'am Rachel, ngayong araw punta tayo ng Bicol dahil gusto mo makausap itong asawa mo na si Sir Daniel. So ready ka na makita muli yung asawa mo? Ready na po. Rachel, ngayon nandito na tayo sa Camarines, sir. Ginabi na tayo kasi talagang mahaba yung biyahe natin, inabot ng 12 hours. Sir, ngayon po, pahinga muna kayo dito. Bukas pupunta tayo ng barangay para magkausap kayo ni Sir Daniel nitong asawa mo, ha? Thank you so much po. Thank you. So, ngayong araw, pupunta tayo sa barangay, ha? Para makapag-usap kayo ni Sir Daniel. Manghingi din tayo ng tulong kay Congresswoman Ninia Taduran para masamahan niya tayo dun at makatulong po sa inyong mag-asawa. Hi, Kong! Good morning po! Hi! Hello! Kong, nadayo kami dito sa AXIIS Action Center niyo po kasi si Sir Rafi ay gusto niya pong ilapit itong reklamo ng isang Chinese national na itong si Mr. Daniel Sun na nandito nga po sa Nabwa. Si Idol Rafi, tumawag siya noong June 22. Sabi nga niya, Nins, may kaso kami, panoorin mo. Kaya pinanood ko na, so more or less alam ko na rin. So kasama na ninyo yung ano, yung... Actually, Kong, dahil si Mr. Sun kasi ay naiwan nga dito sa Bilcos. Ang kwento kasi nitong si Rachel, meron silang hindi pagkakaintindihan. Mm-mm. So siya, yung pamilya niya, bumalik ng Metro Manila. So kasama po namin ngayon. Gusto niyo po ba na makausap muna siya? Sige nga, para makausap natin kung ano rin yung side niya. Sige, sunduin lang namin siya. Salamat, ma'am. Thank you po. Upo ka, upo ka. Sal kayo saan? Sa China po. Oh, yes. Ano ba talaga ang side mo naman? Hindi kasi kami typical na nagligawan, ma'am. Kung nakilala ko siya sa Boracay nung bakasyon, nagbakasyon po ako, nabuntis po ako, pinapunta niya po ako ng China, pumunta po ako doon. Mm-hmm. So sa China pa lang po, actually, nakita ko na yung ano, ugali niya. Yung panganay namin, doon na po nagsimula. Yung hindi niya maalagaan, yung lagi na po siyang naninigaw sa akin, yung ano, pananakit niya, physical and emotional po. Dalawang beses niya na po akong sinakal, sinipa sa likod, iniwan sa mall mag-isa, iniwan sa labas ng bahay. Sa China ito nangyari? Yes po. Alam niya po yun, ma'am. Yung, bakit niya ginagawa yun? Dahil lang po sa tinapay, ma'am, dun po, iniwan niya po ako sa tapat ng mall. Hating gabi niya na po ako binalikan, ma'am. Kasi ma'am, gusto ko lang po sana bumili ng tinapay sa bakery po doon. Mm-hmm. Ngayon po, ayaw niya. Nabuntis po ako dun sa ikalawa ko. Gusto niyang ibenta na lang daw po paglabas. Sakit sa feeling na ibenta yung anak mo. Pero may sinabi ka, nung nasa mall kayo, iniwan kanya na lang dahil dun sa tinapay. Anong ginawa mo? Ilang oras ka iniwan dun sa mall? May araw pa po nun bago niya ako iwan. Alas 12 na, ma'am, nagsasara na po yung mall, ma'am. Tinanong ko, ma'am, dun sa vendor, ma'am, na kung anong oras na, ma'am, eh. So, alas 12 po yun, ma'am, ng gabi. Mm-hmm. Binalikan niya ako, kasama po yung nanay niya. So talagang siyempre hindi mo rin alam pa uwi. Yes, ma'am, hindi po. Naghintay lang po ako doon. Nasunduin niya ako, ma'am. Yung sinabi niya, buhay prinsesa ako, ma'am. Naku, ma'am, hindi po yun totoo, ma'am. Kung hindi lang po sa akin, ma'am, hindi lilinis ng ganun yung bahay niya. Sabi nga rin po ng nanay niya, malinis daw po ako sa bahay. Oo, ikaw ba may trabaho ka din dito sa Pilipinas? Simula po nung nabuntis ako, ma'am, tumigil na rin po ako. And ayaw niya rin po akong papagtrabahuhin kasi ang liit daw po ng kinikita ko. Nagtatrabaho ako, ma'am, sa internet provider po ngayon. As ano? Anong trabaho mo doon? Right of way, ma'am. Bali ako po yung nakikiusap sa mga DPWH, nabigyan kami ng permit. Ayun po yung trabaho. Parang liaison officer? Yes, ma'am. Oo. So maayos naman pala ang trabaho mo. Pagdating po namin dito sa Pilipinas, doon po kami tumira sa nabili po niyang bahay. Bali,
Dalawa po kasi yung bahay na nabili niya. Yung doon po kami tumira sa una pong nabili niya. Tapos yung ikalawa naman po, ayun po yung binenta niya. Na sinasabi niya po doon na kinuha daw po ng pera na magkano niya nabili yung ano, yung bahay? 950,000. Hindi kayo doon tumira? Hindi po. Bali, ang gusto niya po kasi is parentahan rin po yun, ma'am. So, tumira po kami sa maliit na bahay, ma'am. Lahat po ng nagbabayad per month, dumediretso po yun sa bank account po niya. Magkano ba yung income nung paupa niya? 17,500 po. So, ibig sabihin kayong mag-iina? Wala kayong nakukuha doon? Wala po. Dahil para sana panggastos? Wala po dahil dumediretso nga po sa account po niya. Pero nung time na dito na nga kami sa Pilipinas, nagbago ba siya? Continue pa rin po, ma'am, eh. Yung mga physical and emotional po na abuse po na ginawa niya sa akin, ma'am. Konting ayaw niya lang po sa ganito, lagi na lang po siyang sigaw. Ilang beses ka bang sinaktan? Sa isang linggo po, mga dalawang beses, tatlong beses po. Dahil sa ano lang po yun, sa pagluluto, sa pag umihingi po kasi ako ng pera pang ano eh, pambili ng makakain namin eh. Tinutulak niya po ako. Tapos tinatapunan niya po ako ng pera. Actually, ma'am, tinago ko lang po lahat eh. Tiniis ko lang po yun kasi ayoko talaga, ma'am, ng ano eh, broken family, ma'am eh. Nitong bago po, doon lang po kasi may nakakita. Kamag-anak ko na ginanon niya po niya ako. Doon lang po ako nagpa-blatter, ma'am. Kailan ito? June 5, ma'am. Punang umaga, pinablatter ko na po siya. Nag-complain po ako sa DSWD, sa police. Kumusta naman yung pagtrato niya sa mga bata? Hindi po siya nag-aalaga, ma'am. Ako po lahat-lahat sa bahay, ma'am. Ano lang ginagawa niya pag nasa bahay? Lagi lang po siya nagsiselfone, lagi nakatingin sa cellphone. Parang tinatawag na lang po siya, ma'am, pagkakain. Paano ba nangyari nung bigla kang umalis? Kumbaga, iniwan mo siya? June 8 po, pagkatapos po namin i-complain po siya sa DSWD, ma'am, umalis na po ako ng ma'am. Eh, hindi ko naman po intention talaga na iwanan siya. Gusto ko lang naman po makapag-isip siya doon sa mga ginagawa niya sa akin, doon sa mga pangat na ginagawa niya sa akin, sa pananakit niya, sa mga verbal ano niya, salita sa akin. Nagpapaalam ako, nakatalikod siya sa akin. Ayun po, puro cellphone po ang ano niya, inaatupag po. Sige, so Rachel, ano na lang gusto mong mangyari? Gusto ko lang po talaga makipag-ayos sa kanya. Kung ayaw niya po makipag-ayos, wala na po ako dun magagawa. Pero para sa akin po, gusto ko buo po ang family ko. Mas okay din po yun sa amin kasi syempre si Idol, kami rin po sa AXIS dahil inilapit nga po ito ni Idol. Ang gusto rin po namin maayos kasi mahirap po sa pamilya na lalo't kasal kayo tapos yung mga bata po ang maapektuhan. Lalo tigit yung mga bata po is mga maliliit pa. Nakipag-coordinate na po sa barangay para magkita muna kayo ni Mr. Soon. And sana nga maayos kasi yun din po ang purpose nito. Kaya po inilapit din ng Rafi Tulfo in Action ito pong kaso ninyo. So punta na po tayo doon sa barangay para mag-ayos na po kayo. Sige po, ma'am. Sige po. Mr. Soon, my name is Ma, one of the reporter of Mr. Rafi Tulfo. I'm with Congresswoman Ninette Taduran. Mr. Soon, the reason why we are here, our main concern is the welfare of your children. Ms. Rachel here wants to talk to you in private first. We'll leave you first for a while and then you talk with Rachel. Oh, if she wants, no problem. You are close with your family. I'm begging you. It's time we go back to China. I want to you because I have no money to take care of you. I want to you to sell the first house. Then we go back to China. We are still a family. Is that true that when you were in China, you always hurt her? Not really. You know, just it's small fighting. Small, very small, right? You are already putting your hands around me, Luyang. You are kicking you know me what? At the you back. Know, it's a public. You know, you better be careful. Don't make it big. Don't make it wrong. Mr. Soon, can I interrupt? Because I saw a picture. You were saying a while ago that you wanted to give them a comfortable life, to give them a better future. Yes. Now yes. My question is, why only the eldest daughter? Why not the two
I won't bring the 2Ks, you know. Why? Of course, I like love my 2Ks. I won't bring them back. But now, it's very difficult. The reason why I'm asking you this, because I saw a picture. Your daughter, I think the second daughter, and Rachel is sleeping in outside the pavement. It's in the train station in Beijing. Did you remember that? What's this that? Picture? I saw it. Train station outside of the park. I'm very poor nighttime, you know. So why did you allow them to sleep in the pavement? All the people, not only me. We don't have money. Where can I go to the hotel? You always want a good life. You cannot live with me if I'm had a good life. If I'm poor, you cannot live with me, right? You kept on saying to her auntie that you have girlfriends, so many girlfriends. One girlfriend from Gasan Marinduque, one from Mindoro, and many other women. No, it's not true. If I have many girlfriends, why I stay here? Let the so people it's not true me. It's not that true, you have no. a lot if of girlfriends. If I have many girlfriends, why I here? Why do you want to sell her? Oh, is that true? It's just a joke, you know. We have evidence. Yes, I said it's a joke, just joke, you know. It's a joke for you. When I was in China, it's a culture. It's a joke, you know. When I was 3 months pregnant, and you always telling me that can we abort? Most of Chinese people, they only have one kid. I know the one child policy in China, right? They won't give the kids they have a better life. If I have many kids, that will be poor. Here in Philippines, different culture. It's too heavy of the responsibility. You want to sell your daughter. Is that true? Just joke. No one like a broken family. I still want to fix this family. I understand my wife still love me. But now, yes. I cannot accept her. Just look at her now. She don't want to go to China. That's the problem. Luyang, there's no assurance that I'll be safe there. Especially, I don't have any family there. There's no Filipino there. I just want to fix this, Luyang. So, hindi mo ibibigay yung bata kay Daniel? Opo. So, ano ho yung gusto niyong mangyari? Kasi yun nga, ang gusto ni Sir Daniel is makuha yung custody ng bata. So, anong masasabi mo doon? Ang gusto ko lang po talaga is yung mabuo yung family ko. Sige, dito po ulit kami titira sa Bicol. Sa poder niya, magkaayos lang po kami talaga. I just spoke with the Chief State Prosecutor of the Republic of the Philippines, Attorney Richard Fadulion. And he said that the good news is you can take your eldest daughter. Why? Mm. Because you are married to Rachel and you are married in China, right? Yes. And she is a Chinese national. Yes. But the bad news is you can take your eldest daughter. Why? Because you have a history of maltreating her emotionally and physically. And also, you also have a history of beating her. She has a bladder. And not, it happened here in the Philippines. That's the bad news. So you cannot take your daughter back to China. It's a big no-no. If you want, you can file a case here in the Philippines, and she will also file a case, RA 9262, of maltreating her emotionally and physically. So that's the bad news. So if I were you, if you wanted your family to be intact, to have a happy family, settle it with your wife. How long you want me to stay here? I don't know. I cannot wait you forever. Just fix it now, Luyang. I want to bring Heidi back. Do you allow me to bring Heidi back first? She needs study. Fix our family first. Let me bring Heidi back first. Let's live together. I need to bring Heidi back. Live together again, Luyang. Yo, for the sake of the children, Luyang. For the. Let's okay. So okay na sila. I'm going to give you Mr. and Mrs. Soon a one night hotel accommodation tonight. You want two nights? I'm going to give you two nights hotel accommodation. With your kids, of course. Thank you. Okay? So I'm feeling shy already. Happy family again. You miss us? You miss her? Yes. Sorry if I seem a little bit strange. It's just that I've been waiting for this to come along.
Chan of San Isidro Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Promise to live with my husband, Daniel San, with our two kids, but I will suffer again emotionally stressed, will further file a case against him. She promised to sell this house. I'm Daniel Sun. Promise to live with my wife, Rachel Achan, with our two children. If I will suffer abuse from her father, family, I will proceed also to file against case against her. Rapid tool po, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalaban ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang... Mr. Tun, gusto niya talagang mabuhay yung anak. Kaya lang, ang twist nito, ang kagandahan nito, Idol, na ano ulit sila, na ayos. Yun ang importante. Ah, nagkaayos na sila. Nagkaayos sila ngayon. Kong Nins, ikaw na maging ninang nitong dalawa para ikaw ang palagi magbibigay gabay sa kanila. Sige po, Idol, tayong dalawa ninang. Salamat sa iyo, Idol Rapi. Nakamasid sa'yo, ikay ginagabayan. Kailangan ka ng sabi. Good morning! Kamusta yung tulog niya, ma'am? Okay naman, mabuti, masarap. Ma'am Rachel Sturson, nagbigay po si Congresswoman Nina Tadura na para sana pambili ng mga gamit ng mga bata. So, siguro pa sa mga gatas and then counting grocery. Thank you. So, let's go! At dahil dong saludo sa iyo ang ating Pangulo, napakasarap na merong tulad mong aming takbuhan upang makamit namin ang asam na katarungan dahil sa iyo. Good morning, Mr. Sun. How are you now, Mr. Sun? I'm okay now. Thank you. Sabi nga ni Idol, ako daw ang inyong ninang. So, I'm going to give you money for your grocery. Okay? You buy meal, diapers. Thank you so much. Thank you very much. Okay, so thank you very much. Sa puntong makagawa ka ng mali dahil sa taong gusto mong ipaglaban. Hamakin Manila o kutsain at ika'y pagkaisahan. Idol Ining, hindi ka namin iiwanan. Kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos, dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa. Mapalad ang mga Pilipino dahil may isang rapid tool po na ipaglalaban kung ano ang tama. Ikaw ang aking idol, san man makarating. Sana di ka magsawang kami ay mahalin. Gumawa ka man ng isang mali, yung milyong nagawa mo parang tama ang aming... Ito kami ngayon sa bahay ng tita ko. Bali, dito muna po kami ngayon magsistay. Maraming salamat po. Thank you for Mr. Rapito po and Miss Minya. Life is hard, but I will fight. Ma'am Emeline, bali kayo po ay tita nitong si Richelle. Sa inyo po nanunuluyan itong si Daniel, tama ho? Opo, ma'am. Kumusta po siya dito habang wala po si Richelle? Okay naman po yung pakikisama niya. Kaya lang po, ma'am, minsan pag naaalala niya yung mga anak niya, parang nag-iiba yung isip niya. Tapos pinagpapayuhan ko naman siya, nakikinig naman siya. Tapos noong tinanong ko siya na, kasi may naka-ano sa Facebook na ano, babae, tinanong ko siya kung totoo ba na may mga girlfriend ka. Inamin niya talaga, oo, bakit? Hiwalay na po ako ngayon. Gusto ko nang humanap ng ibang wife na makakatulong sa akin. Nung nandito po sila ni Richelle, kumusta po ba sila bilang mag-asawa? Minsan kasi po nambubulyaw yan po kay Richelle. Mm-hmm. Binubulyawan niya si Richelle. Nasasaktan din po ako pero di ako kumikibo. Mm-hmm. Akala ko magbabago. Basta pera lang ang laging inaano nila. Inaaway si Richelle dahil kinukulit sa upa ng bahay. Di alam naman niya na ano ngayon. Lockdown ngayon, walang mga trabaho. Pero kinukulit si Rishin na kunin daw yung pera para yun ang panggastos. Dahil lockdown, pinipilit po na pagbayarin yung mga nag-uupa. So yun yung palagi nilang pinag-aawayan. Nung pong sinaktan si Rachel, nakita niyo po ba? Chuhin ko kasi ma'am ang nakakita at saka yung isang kaibigan ng anak ko na sinapok si Rachel sa ulo. Dalawang beses daw. Sinaway ko si Luyang at pinagsabihan ko na
bawal manakit ng babae na kayo po. Tapos, sorry daw, nabigla lang siya. Ano kasi yan, ma'am, ugali niya yung nandodoro. Kahit sa mataong lugar, talagang pag ano, pinapahiya talaga si Rachel. Minsan po, nasasaktan din po ako. Kasi pag kasama ko, lalo na noong nasa Nabua kami, dinodoro-doro siya. Eh, ang daming tao dyan sa sentro ng Nabua. Ganyan daw ang ugali talaga niya. Ito naman isa, hindi ma'am kumikibo. Pag pinagdodoro-doro, wala siyang kibo. Masaya po ba kayo na naging okay naman sila ang pamilya? Opo naman, ma'am. Kaya yun nga ang gusto ko, ma'am, na magkasundo sila. Yung talagang sinasabi ko sa kanya, mahirap na maging broken family, na lumalaki yung mga bata, walang tatay. Dito daw muna sila manunuluyan sa inyo, siguro po bilang tita. Bantay-bantayan din natin, tapos siguro bigyan natin ng magagandang payo itong mag-asawa. Okay. Para mas maging maayos pa po sila para dun sa dalawang bata. Opo, ma'am. Lagi po, ma'am, advice ko sa kanya. Kahit, ma'am, inaano ko, ma'am, na ano, intindihin siya dahil minsan iba yung isip nga ngayon, mamaya iba na naman. So, wala po siyang mga bagong kaibigan po ba dito? Marami po na siyang kaibigan dito, ma'am. Ang kinakatakot ko lang sa kanya, ma'am, kasi ating gabi nang umuwi, di rin ako makatulog kasi natatakot din ako kasi hindi siya taga rito. Ngayong araw, muli nating babalikan ang mag-asawa na si Rachel at Daniel Sun. Kung matatandaan nyo, kahapon, hinatid natin sila dito sa bahay ng tiyahe ni Rachel at ayon nga sa kanila, dito daw muna sila maninirahan sa Bicol hanggang sa maayos na ang kanilang pagsasama. Pero kaninang umaga na dapat ay babalik na tayo sa Maynila, may nakarating sa atin na itong si Daniel Sun ay nag-post sa kanyang Facebook account na ayon sa kanila ay hiwalay na nga daw sila ni Rachel. Ngayon na alamin natin ano nga ba ang nangyari sa kanilang dalawa. Hi, Ma'am Rachel, Sir Daniel. What happened? I saw your post in your Facebook account. Sorry, Ma'am. We separated yesterday in Barangay Hall. We're not help each other. That's why it's very difficult to live together. You tell Mr. Fitulfo that you fix your marriage. I told Mr. Raf, I'm sorry. I'm trying to fix this marriage, but it's very difficult to fix. Kahapon, di ba? Nagpunta kami dito, nag-grocery pa tayo, and nakita ko sa kay Sir Daniel, okay naman siya. Ano nangyari nung umalis kami? Kala ko rin magiging maayos na. Kahapon, pag alis nyo, minadali niya ako na pumunta ng barangay para daw magkaroon kami ng separation. Pero hindi legally. So pumunta kami doon, napag-usapan namin na maghihiwalay na nga kami. Siyang may gusto noon, hindi ako. Then after that po, nakapag-sign na po kami doon, separation. Pagbalik namin dito sa bahay, wala siya, 11 ng gabi. Balikin ng bahay namin, pinagkukuha na lang niya yung mga damit niya, lahat ng gamit niya. Hindi namin alam kung saan siya pupunta. Kadarating lang niya ngayon. Pero kagabi, hindi siya dito natulog? Kagabi, hindi siya natulog. Nung pagdating niyo, saka rin pagdating niya. Ayoko na kulitin kung ayaw naman talaga niya. Sa mga regarding sa post niya, siguro yung cheat na sinasabi niya is hindi cheat na mismong cheater ako. Pag sabi ko na sasama ko sa kanya sa China, buo na talaga yung pasya niya na ayun, hiwalay na nga kami. In the future, I still will try my best. If they have chance, I still hope I can bring my daughter go back to China. Kung gusto niyang makita, pwede naman. Okay lang naman sa akin yun. So, Sir Daniels, we respect your decision. So, after that, when you go back here in the Philippines, and if you want to file a case regarding to the custody, Mr. Rafi Tulfo always help you. Okay? You have my number, and when you are already here in the Philippines, call me and then we'll help you. Yes, thank you, Mr. Rafi Tufo. Thank you so much. I'm sorry to Mr. Rafi Tufo. I never change my mind. My mind always to save this family and my kids. I need to go back to China first. If I'm ready to come back, I will fight for my daughter again. Okay, sir. Sir Daniel, we promise when you go back here in the Philippines, Mr. Tulfo will help you. Yes, thank you. Mr. Rafito is very good person, the godfather in the Philippines. He's very good man. Thank you, you know, in the Philippines have this man. Thank you. I hope you understand. We need to follow the law. And also, Mr. Rafi Tulfo
always follow the law. We cannot force Rachel to give your daughter to you because there's a process. You need to file a case. Yes, I understand. Because here is Philippines, I need to follow the law. No choice. I will stay in my friend's house. Your friend is a boy or a girl? Of course, he's my man. He's older than me. Thank you. Good luck. Good luck to you. Hope you can take him our case well. Give them a good life. It's your choice. I just want to fix the family, but you still choose to separate with me. Sasama po kayo sa amin, bumalik ng Manila. Saka inta po kayo uuwi sa tahanan ng inyong magulang. Yes po, opo. Kahapon kasi nakausap ko po kayo. Ano po ba ang nangyari dito sa mag-asawa? Eh, ang alam ko po, ma'am, ano na, okay na sila. Pero si Luyang talaga, ma'am, ayaw talaga, gusto talaga mag-separate talaga sila. Kaya wala naman kami pong choice. Sundin siya. Si Rachel gusto pang ma-picture merits nila. Tapos yung sa tungkol po sa bahay, ibenta daw niya tapos maghahati sila. Yun, pero wala na silang siyang pakialam doon sa mga bata. Someday, you will appreciate me. I don't know the future. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap ka pang panatagsan man ng yung... Hi, Cap! Good afternoon po. Cap, kaya kami bumalik dito kasi kahapon po, nandito tayo kasama si Sir Daniel and then yung kanyang asawa na si Rachel. Okay na sila, kaya lang nakita po namin yung post niya sa social media na hiwalay na nga po. Ayon nga dito kay Rachel is nagkaroon daw ng kasunduan dito sa barangay. Ano ho ba yung nangyari, Cap, kahapon? Kahapon po, pumunta sa bahay. Ang sabi niya sa akin, kung pwede daw na magharap ulit sila dito sa barangay. Ang sabi ko naman, di ba ako, nagkaayos na kayo, pumirma ka na ng agreement. Yung sabi niya sa akin, nagawa lang daw niya yun dahil iti-TV siya. Napilitan siyang nakipag-ariglo na kunyari okay na silang dalawa. Di sabi ko, sige na, pagbigyan ko, tabaka ka ako mag-ano siyang, porkit hindi siya Pilipino, hindi ko siya pagbibigyan. Ang sabi ko nga, kaya pinagharap namin dito ulit sa barangay, maghihiwalay sila, siya maghahanap siya ng mapapangasawa dito ng Pilipina. Tapos yung dalawang anak, hindi siya maghahabol. Basta ang importante daw, ipagbenta ng babae yung bahay, hati sila. Ta yung kalahati daw, ipapaanal nila doon sa China. Nga, yung babae nga, parang naano rin siya na tinatanong nga siya no, kung talagang Daniel, sigurado na kanabaan niya sa desisyon mo niyan na maghihiwalay tayo. Ako anya, ang gusto ko anya, magkasama ulit tayo. Pero basta anya, after pandemic, sasamaan niya ako. Daniel naman, ang gusto niya, by October or September, aalis na daw sila. Sila, separate na talaga sila. Magsiseparate sila. Ito kako, agreement nyo lang ito dito sa barangay. Pero kako, pag mag-ano kayong pupunta ka sa abogado o sa law, sabi ko, bibigyan kako kita ng endorsement. Ang sabi naman niya, wag ko na daw siyang bigyan ng endorsement. Ang gusto lang daw niya, may katibayan dito sa barangay na sila, maghihiwalay na at maghahanap na siya ng ibang babae. Para daw pag nakahanap daw siya ng ibang babae, hindi na si Rachel maghahabol. Tapos, yun na nga, yung hinahabol na lang niya yung bahay. Na pag ipinabili, hatian siya. Sige, maraming salamat po. So, Ma'am Rachel, ngayon, nandito na kayo sa hotel. Bukas, babalik na po tayo sa Manila, dun sa bahay ng tatay mo. Ano yung nararamdaman mo na tuluyan nakipaghiwalay itong si Sir Daniel sa'yo? Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Umaasa pa rin naman ako na isang araw, ma-appreciate niya ako. Babalik rin siya sa akin. So, talagang mahal mo itong si Daniel? Hindi niya lang talaga kasi makita eh. Araw-araw kasi lagi siyang nasa phone, sa mga nakakausap niya. Dahil doon, hindi niya ma-appreciate yung ano yung sakripisyo ko sa pamilya namin. Pagbalik niya isang araw, maging maayos pa kami, maging buo pa ang family namin. Hindi mo naman siya tinatanggalan ng karapatan para sa mga bata? Hindi naman po. Kung gusto niya bumalik-balik,
Hayaan ko lang naman siyang makita yung anak namin. So ano pong plano nyo ngayon pagbalik mo ng kainta? Kung magsasampa siya ng kaso, kakaharapin ko na lang, labag sa loob ko yung mga nangyayari ngayon, yung mga sinasabi niya tungkol sa akin. Kung may preba siya sa mga tinibintang niya sa akin, ilabas niya. Pero hindi ka ba nag-aalala na may iwan siya dito sa Bicol tapos doon siya titira sa isa sa kaibigan lang daw niya doon na doon lang niya nakilala? Siyempre, nag-aalala rin para sa kanya. Pero hindi mo pa sinasara yung puso mo para sa kanya? Hindi naman. Bukas pa rin, tatanggapin ko pa rin siya kapag nagbago na nga yung pananaw sa buhay rin. Ma'am Rachel, bukas, babalik na tayo ng Manila. Magpahinga na lang muna kayo dito sa hotel. And last message mo na lang kay Sir Daniel. Maybe someday you will appreciate me and you will change your attitude. Umaasa ako na mabubulit yung pamilya natin. Salamat sa iyo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalat ang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasig sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Rapi Tulpo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat balik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan.